Ngayon, balikan natin yung sinasabi natin na matagal na. Ibinabala na natin yan eh. Ipinayo na, pinaalala na natin yan eh. Na yan eh, posibleng mangyari. Bakit? Dahil sa kabulastugan eh. Akalain mong pagmumurahin mo yung Amerika, yung Canada, lahat ng mga bansang kaalyado natin, hindi naman natin kaaway. Oh, ano ang kaugnayan ng sinasabi nila rin sana wala tayong access? Ha? Na malaman. Ha? Dahil meron silang mga wala tayong information. 'Di ba? Ano sabi natin noon sa mga sumusubaybay, maalala nyo yan eh. Ano sabi natin? Kailangan natin yan. Yun ang papel ng Amerika eh. Sila may kaalaman. Alam nila kung ano nangyayari dyan. Hindi ba? Oh. Lahat na nangyayari dyan. Nakita ninyo yung nung patayin yung general doon sa Iran, di ba? Sa Iraq ba yun? Oh. Yung walang ya, di ba? Oh. Satellite eh. Mga kaibigan eh. Push button na lang eh. Puro may isa, ilang tumama sa kanila. Naubo sila eh. Kitang-kita sila oh. Ha? Kahit silhouette, alam eh. Tumatakbo sa pulahat eh. Lahat yan, kaya ng Amerika yan. Yun ang role nila eh. Eh tayo ano? Ha? Papapasukin pa natin dito. Sa kampo pa man din ang militar. Mga inchik. Isipin ninyo yan. Oh, eh kahit anong meron tayo, baliwala na lahat yan. Ha? Mga kaibigan. Sapagkat, ano na eh, sleeping with the enemy, ang tawag dyan, di ba? Jesus Mar Joseph. Eh kung tayo po ay kaalyado ng Amerika. Ha? May access tayo dyan. Hindi ba? Lalo pa yan eh. Ang Amerika ay tutol. Ha? Sa ginagawa ng China sa ating mga teritoryo. Base sa ruling ng UNCLOS, mga kaibigan. O, isipin ninyo yan. O, pagkatapos tayo, eh, yung namumuno dito, panayang nakikipag lips to lips sa Incheck, kay Xi Jinping, mga kaibigan, anong kalokohan yan? O, katulad yan, eto ha, sinasabi ngayon nitong si Roque, ha? Si Commissioner. Si Commissioner Roque, ha? Tanong niyo kung magkano na lang ang natira sa pera, ha? Na ini-award sa pamilya ni Laude. Kaya tawagin na lang nating commissioner ya si Roque. Ha? Ano sabi ni Roque? Baka daw, ito raw, posible na kaya ginawara ng pardon si Pemberton, eh kapalit daw niyan, baka daw tayo makakuha ng bakuna sa Amerika laban sa COVID. Eh kung meron man silang gamot, bakit tayo bibigyan? Ha? Kung bibigyan man tayo, tayo yung pinakahuli. Bakit? Siyempre, unahin nila yung mga kaalyado nila. Yun ang sinasabi natin eh. Yung mga consequences ng iyong ginagawa. Di ba? Yung consequence ng iyong ginagawa.
yung resulta ng iyong ginagawa. Yan ay ibinabase natin batay na rin sa mga pangyayari na kapag ka kinalaban mo, lalo na ito, lalo na yung issue na yan sa territorial dispute natin, ha? Sa pang-aagaw ng ating teritoryo, mga kaibigan, na ang pagpasok ng Incik dito sa Pilipinas at pagtatayo ng mga military installation nila, lalo na yung communication, bahagi yan ng military installation ng China, mga kaibigan. Lalo na yan. Maglalagay, sabi ko nga sa inyo sa panganib, hindi lamang sa bansang Amerika. Ha? Kundi, dahil ang mga kaalyadong bansa natin na malalaki, ha? Nakadepende ang kanilang security sa Amerika. Di ba? Kasi yun ang role ng Amerika. Ang panatilihin ang kaayusan sa mga bansa na kung may magtatangkang guluhin ang bansang yan, nakaalyado nila, ay kasama sila sa mga kikilos para hindi magtagumpayan. Yun ang role nila. Ha? Kahit na ang ibang malalaking bansa. Kaya nga, pag sinabi ng Amerika, kasama lahat yung malalaking bansa at yung ibang maliliit na bansa. Alyansa yan. Meron tayong United Nations at meron tayong mutual interest. Hindi ba? Ano gusto mong kapalit? Hindi. Ang daming interest ng Amerika. Ano gusto mong kapalit? Hindi ba? Naturalmente. Hindi one way. Katulad sa China. Meron kang proteksyon dahil wala nga tayong kakayahang maipagtanggol ang ating sarili. Sila na nagsasabi niyan. Gobyerno na natin. Mga kaibigan, at ang masama, wala ng confidentiality. Ha? Wala na. Para saan pa yung mga intelligence fund ninyo? Wala na yan eh. Pero, kung maganda at mabuti ang pakikitungo ng nasa administrasyon ngayon, sa mga kaalyadong bansa, galit na lahat sa kanya yan eh. Isolated na yan eh. Unti-unti na tayong pinagkakaisaan. Kung ano magiging akbang, halimbawa, kamukha yun sa pinatitigil na kontrata ibinan ng Amerika. Pinananawagan din ngayon nila sa iba pang Southeast Asian countries. Nagsalita yata sa Vietnam si State Secretary Pompeo. Kung ano yung sinasabi natin eh. Asan ba yung balita na yon? Ha? Tungkol dun sa sinabi ni Pompeo eh. Babasahin ko ha, kung nandi dito, mga kaibigan. Asan ba yun? Sandali lang ho ha. Washington's top diplomat urged Southeast Asia on Thursday to cut ties. Putulin na ang panawagan ni Secretary of State Mike Pompeo na putulin na ang pakikipag-ugnayan sa mga
Chinese company na tumulong at tumutulong ng pagtatayo ng isla sa South China Sea. Oh, ito'y ilang linggo nakakaraan, di ba, binlocklist nga nila mga 20 dozena. Sipin ninyo na kumpanya na nagtatrabaho, na gumagawa doon sa mga teritoryo natin, nagtatayo ng mga infrastructure. Yun ang sinasabi natin. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, hinihimok nila na magkaisa na mga bansa. Yan na rin ang ginawa ng malalaki. Itong Southeast Asia, maliliit na bansa to, kasali tayo dito Pero, nauna nang, di ba, sinabi ni Presidente Duterte na hindi raw siya susunod o gagaya do sa ginawa ng Amerikano. Pero gagawin niya ng lahat. Sino may iwan? Tayo. Kaya dito lahat, pagsasamantalahan tayo, nakita ninyo, gagawin nilang ano ito Kasi nga itong Pilipinas, sabi ko sa inyo, kapag ka ang Amerika nalagay sa panganib, para mo na rin inilagay sa panganib ang lahat, ang interest, ang security ng malalaking bansa at maliliit na bansang magkakaasama na kaalyansa ng Amerika. Inilalagay mo silang lahat sa panganib. Kaya lilitaw, eto si Presidente Duterte, magiging Saddam Hussein yan. Anong kategorya ba ni Saddam Hussein? International terrorist ang labas mo. Diba? Sapagkat panganib ka sa seguridad ng maraming bansa ito pa naman Pilipinas, itinuturing ito na strategic defense ng Amerika. Pag nawala yung strategic defense sa kanila, nawalan din ang apektado ang lahat ng mga bansang umaasa sa securiting tinatamasa nila sa Amerika, mga kaibigan. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang mga malalaking bansa nagpadala na rin ng kanilang mga barko de guerra diyan sa West Philippine Sea, mga kaibigan. Sapagkat pati sila mga nganib, kaya dapat nagkakaisa. Pero dito, ikinokompormiso na ang Pilipinas sa panganib, mga kaibigan. Hindi ka na, wala ka talagang, saan ka kukuha ng information? Ang meron niyang mga information na yan, may kakayahan dyan na makakuha niyan at makapag-share sa atin, yung inaway mong mga bansa. Hindi ba? Pag hindi ka binigyan ng Amerika, wala magbibigay sa'yo. Sino merong information tungkol sa ginagawa ng China? Accurate information. Kung sino yung itinuturing ng Amerika na kaalyado nila at hindi panganib sa kanila. Yung sinasabi ni Roque na kapalit nung paggagawad ng pardon na hindi naman hiningi, mga kaibigan, kay Pemberton, kapalit daw bakuna, ano? Alam niyo kung yung information na sinasabi ni Lorenzana ng wala tayo, hindi rin ibibigay ng Amerika sa atin yan. Alam niyo kung bakit? Kahit na magsipsip pa kayo,
yung ginawa nila sa dahil kay Kwan, kay Pemberton. Oh, sa palagay ninyo eh, ganun-ganun lang yung ginawa ninyong perwisyo sa mundo? Pinerwisyo nitong pagpapapasok natin sa China at pagpapabaya ng administrasyong ito sa ginawang paglapastangan ng China sa ating soberenya. Ha? Nilagay natin sila sa panganib eh. Idinamay natin sila eh. Pinangangalagaan nila ang teritoryo ng Pilipinas dahil ito yung strategic defense ng Amerika na makakaapektado ang lahat ng bansa. Pag na isa panganib mo yan, eh isinapanganib mo eh. Di ba? So, bakit kami magbibigay ng kung ano kailangan mo? Di ba? Hindi naman kami tanga. Eh kung lokohin mo kami, lalo na yan, paiba-iba sinasabi. Iba sasabihin ngayon, iba sasabihin bukas. Yun ang sinasabi natin, wala nang credibility. Wala ka na ring access to any intelligence information. Ganun kasimple lang ang paliwanag niya, common sense yun eh. Mga kaibigan eh. Bakit pa pagtitiwalaan kayo? Di ba? Hindi ka na pagtitiwalaan. Bibigyan ka ng bakuna? Ha? Baka sa puwet si Roque, yung sinasabi niyang bakuna. Bakuna sa puwet. Ha? Ayun. Eh pero, wala ka ng credibility, mga kaibigan eh. Pinagtatawanan na nga lang si Presidente Duterte, di ba? Sa ibang mga bansa ngayon. Sa Amerika pala, ganun din eh. Kinokomentaryan, ginagawa siyang ano, ginagawa na siyang katawa-tawat, ano, yung kahiya-hiya. Di ba, yung ginagawa sa Japan, yung pagmumura niya, eh, inanalyze ng mga commentator, ano yan? Yung sinasabi niya, ang laswa. Ha? Tapos yung sa gasolina, di ba? Hugasan yung kwan, face mask. Yung mga Hapon eh, hindi nakatawa. Napapailing. Mga kaibigan. Nagkamali sila, ibig sabihin, nagkamali rin kami ng una. Di ba nung una, hangang-hanga si Abe? Diyan, di ba? Tuwan-tuwa si Abe. Eh, nakahalata. Hapon, di mo maloloko yan. Ha? Sa umpisa, mabobola mo. Pero nakakatunog yan. Itong, ang lahat kasi ng nakakausap nito si Presidente Duterte, akala niya, politikang Pilipinas lahat ng bagay. Hindi. Nakasakay naman si Luxin. Pati English, pati lingwahe nating Pilipino, mga kaibigan, eh, dinapurak pa nito eh. Niyuyurakan eh, sariling wika. Dapat daw, alisin na yan, English na raw. Akala mo ba siya naka-invento ng English eh, kung makapagsalita eh. Ha? English naman yan, di maintindihan. Alam niya na, bugbog nung araw yan eh. Sa Kayabangan. Doon sa Manila Peninsula Hotel. Diba? Ang lakas ng bunganga niya, nasa labi siya, yabang eh. Yung pala, kausap niya ron, si Joker Arroyo, at saka yung dalawang periodista. Namatay na isa, kaibigan ko yung si Adrian Cristobal. Adrian Cristobal, Marcos yun ha. Writer ni Marcos yun. Pero kahit anong administrasyon, kahit sinong kamoting malalaki anino ang tingin sa sarili, kamukha ni Luxin, hindi sila ubra doon sa pagsulat. Magaling magsulat si Adrian Cristobal sa English. Mga kaibigan, writer din ni Ople yan. At ni Presidente Marcos.
Ha? Pero kahit anong administrasyon, ha? Si Adrian Cristobal, walang pwedeng sumumbat na, ikaw Marcos, o ano ngayon? Takot sila kasi magaling sumulat. Oh, at hindi ko na, gusto ko lang ipagmalaki na dalawang beses akong nabanggit ni Adrian Cristobal sa kanyang column sa Inquirer isa at isa sa magazine ni Kabangon Tsuwa, Philippine Graphic. Eh, mabanggit ka nun. Sila ba nabanggit nun? Mga kaibigan, kinokote ako ni Adrian Cristobal. Kaya naging kaibigan ko yan. Oh. Siyempre, isipin mo, ano yan, hinahangaan ko. Eh, hinahangaan ng marami. Respetado. Ha? Hindi basta-bastang tao yun. Pagdating sa pagsusulat, mga kaibigan, hindi nababago ang kanyang pagkatao bilang isang mamamahayag, respected, very respected. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Walang pakialam, ha? Kung ano ang kahit mapahamak ang bansa at ang mamamayan, importante magkapera sila. Oh, ang sabi ni Pompeo, don't just speak up. Diba, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan nating mga mamamayan na tayo ang gumanap ng papel. Ha? Na magsalita tayo laban sa China, manindigan tayong mga Pilipino laban sa ginagawang paglapastangan sa ating kasarinlan, mga kaibigan, sa ating soberenya ng China. Ang sabi ni Pompeo, don't just speak up, but act. Huwag kayong magsalita lang. Kung hindi, kumilos kayo. Yan ang panawagan ni Pompeo sa 10 foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, oh, sa ginanap na online summit. Ah, online pala ito. Ah, kumbaga, teleconference. Reconsider business dealings with the very state-owned companies that bully ASEAN. Ha? I-reconsideran ninyo ang negosyo. Ha? Ha? Diyan sa mga state-owned companies. Ibig sabihin, pag-aari ng gobyerno ng mga kumpanya yan. Lahat ng kumpanya ng China, kumpanya ng gobyerno nila eh. Kontrolado lahat ng gobyerno. Ha? Na mga nambubuli sa ASEAN coastal states in the South China Sea. Sipin ninyo, di ba ganyan na sinasabi natin? Don't let the Chinese Communist Party walk over us and our people. Huwag tayong pumayag na itong komunistang inchik. Ha? E tapakan tayo at ang ating mga mamamayan. Oh, mga kaibigan. Ha? Sabi naman ng Foreign Minister ng ni Foreign Minister Pham Binh Minh ng Vietnam. This has eroded trust and confidence, increased tension and undermined peace. Yan, no?
eh, anya eh. Ito'y, itong ginagawa ng China ay sumisira o nagpapaguho sa tiwala at kumpiyansa at nagpapalala ng tensyon na minamaliit ang kapayapaan, seguridad at ang rule of law in the region. Sabi ko sa inyo eh, yung rule of law, doon tayo lagi. Huwag tayong liliis doon. Walang masama na maniwala ka kung kanino. Pero pagdating sa national interest, pag sinabi mong national interest, kasama ang national security, lahat, ano tawag mo dyan? Yun ang rule of law. Oh, katulad halimbawa sa pinag-aagawan teritoryo, atin yan, as far as the law is concerned, base sa UNCLOS decision na pabor sa atin, kinikilala ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa, itong mga Southeast Asian countries na ito, kinikilala nila, European countries, yung decision na yan. Kaya tayong mga Pilipino na lang ang pag-asa ng ating bansa, ng ating mga anak, ng ating mga susunod na henerasyon. Hindi lang tayo dapat magsalita. Ha? Mga kaibigan, yun ang sabi ni Pompeo. Yun ang sinasabi natin, di ba? Iparating natin. Paano mo ipararating ang malakas na mensahe? Huwag tayong umasa dyan sa mga nagrarally labang kay Pemberton. Eh, pero sa China, ayaw magrally niyan. Paano? Komunista rin eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ang ideology nila eh, communist din eh. Oh. Ayaw daw nila ng diktadorya. Ano ba tawag mo sa China? Di ba dictatorship yun? Komunism eh. Kaya doon hindi malaya ang media ron. Ultimo mga reliyon doon, sinusunog. Yung ginawa sa Mongolia. Sa China mismo, merong isang lugar. Xinjiang ba yun? Ang mga nakatira doon, mga isang sekta ng Muslim. Inuunti-unti na sila. Nire-restrict na sila. Lahat sila naka CCTV. Ha? Hindi na sila makakilos doon. Ipinagbabawal na ang relihiyon nila. Sipin ninyo yan, ha? Mapa-Kristiyano, mapa-Muslim, pinagbabawal sa China yan. Komunista yan, sabi ko nga sa inyo. Ang komunista, walang Diyos yan. Oh. Bawal sa kanila yan. Ang tawag nila sa relihiyon, lason. Mga kaibigan. Oh. Kaya, yun lang ang pag-asa. Tayo na mismong mga mamamayan na lang. Dahil wala na. Umaamin na ang gobyerno. Ultimong itong mga taga-National Defense, Armed Forces of the Philippines, sa halip na hindi sila sumunod sa illegal na pinag-uutos sa kanila sapagkat taliwa sa kanilang sinumpaang tungkulin yung pinagagawa sa kanila. Huwag kayong makialam dyan sa isipin mo yon. Parang sinabi, huwag mo ipagtanggol yung bansa mo. Ikaw pa may kasalanan pag nagtanggol ka sa bansa mo. Sipin mo yon, mga kaibigan. Oh. You know, ang pinaka magagawa na lang nating mga mamamayang Pilipino para sa ating mga sa ating bansa. Ngayon pa, ngayon na pa kailanman yung
Pemberton, rule of law yan eh. Husgado na yun. Yung nagpalaya kay Pemberton, yun din yung humatol sa kanya eh. Ay dumating na rin sa punto eh. May batas, GCTA. Oh. Bakit hindi nyo ipaglaban na kasi sinasabi nga karaniwan na nating talagang daing yan tayong lahat. Bakit ang batas nagagawa lamang na ipagkakaloob lamang ang pribileyo sa batas kapag ka ikaw mayaman, mahirap. E paano? Itong mga lumalaban sa kaapihan, mali ang approach nila eh. Nagahanap lang sila ng ganong issue na magagamit. Eh kung talagang ayaw mong mangyari yun, di ba? Tumbukin mo. Katulad ng minumong kain natin kagabi, ayaw mo nang mangyari ang ganyan. Gusto mo makinabang din ha? Sa pribileyo ng batas ang mga maliliit na preso na walang kakayahang makapagbayad ng mahuhusay na abogado at walang kakayahang maipagtanggol ang kanilang sarili. E tumbukin mo yung tama. Ano yung tama? Abay, maghain din kayo ng petisyon. Hindi lamang laban sa kung ano-ano, kundi para ang husga, ang Supreme Court ay magpalabas ng mahigpit na kautusan sa mga hukuman na kapag ka ang isang bilanggo bago mahatulan, kinakailangang yung judge mismo i-require na yung BJMP at sino-sino pa, ang PAW, mga government official na kanilang bago igawa ng desisyon ng isang kaso, ang pagbaba ng hatol sa isang kaso, kinakailangan kumpleto ang datos kung kailan nakulong ang isang preso upang pakinabangan niya yung nilikhang batas na GCTA, isang pribileyo para mapagaang ang sentensya sa lahat ng mga preso. Huwag kayong mamimili. Eh, ang hirap eh. Ginagalit lang minsan yung tao. Pag mayaman, ayaw naman nilang makinabang. Di ba? Parang sa Amerika, yung issue na racial discrimination. Sa totoo lang, yung mga itim ngayon, yan ang ano eh, numero unong nagdi-discriminate eh. Yan ang unang-unang lumalabag dun eh. Yan, wag mo lang di makataluyan, sasabihin ni racist ka eh. Di ba? Yun ang sandata nilang ginagamit eh. Oh, kasi pag tinawag silang black, racist ka raw. Eh pag tinawag mong white yung puti, hindi racist yun. Anong klaseng batas yun? Anong klaseng pagkaintindi sa batas? Mali eh. Mga kaibigan eh. Oh, paano kung akusahan ka ng racist ka kahit na hindi ka naman racist? Oh. Mga kaibigan, di ba? Di talo ka na. Dudumugin ka na. Ano tawag doon? Mabrul! Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tignan ninyo itong isang balita na
isang teenager ang isinugod sa ospital sa Thailand dito eh. Pagkatapos na siya, ha, o pagkatapos na ang isang apat na pie, ha, o 4-foot python. Yung python, di ba, sawa yan? Ha? O. Ay kinagat yung pumputotoy niya. Ha? Habang siya ay nasa CR. Umiihi. Ha? Nito lamang, o, oh, September 8. Ang pangalan nitong bata, 18 years old, eh. Shirapop Musukarat. Ha? Eh, siya po ay tinuka ng ahas, ha? At sa kanyang bahay, sa kanilang bahay sa Thailand, sa Nonthaburi, Thailand. Oh. Nag-viral po ito as per Viral Press, ha? Via The Sun the next day. Oh. Una raw nakaramdam siya ng sakit. At bigla niyang, mabilis niyang tinigna, yumuko siya. Pag yuko niya, nakita niya yung panga ng sawa, ha, na nakakagat doon sa kanyang pututoy, sa dulo ng kanyang pututoy. Oh. Pagkatapos, sabi niya, ayun, maraming dugo, ha? Maliit lang yung ahas, ha? Pero ang kagat nito masyadong malakas. Sabing ganon, mga kaibigan. Oh, ngayon sumigaw daw siya ng pumalahaw siya, mga kaibigan. Habang siya tumatayo at yung ahas hindi bumibitaw, ha? Doon sa kanyang pututoy. At sinaran niya ng malakas yung pinto, ha, para sakali maipit yung sawa. Ha? O, mga kaibigan, pagkatapos daw na bago raw, bitiwa nung sawa yung pututoy ni Muscarat, bumalik yung ano, gumapang pabalik yung sawa doon sa inodoro. Ha? Kasunod nung insidente, dumating yung emergency personnel, ha, ng ospital para gamutin yung sugat ni nung teenager na natamo, ha, sa kanyang pututoy. Oh. At tapos tinahi yung sugat at yun, in-sterilize, nilanggas, mga kaibigan, ng antibiotic. Ha? Parang bagong tuli, nilanggas. Nalaman ng nanay niya na yung sawa eh, hindi naman makamandag. Di ba? Eh, sabi ng doktor, sabi ng doktor daw sa kanya, sabi nitong teenager, sabi ng doktor sa kanya, magagamit niya na ulit na parang normal yung kanyang pututoy. Ha? Ilang araw lang magagamit niya na ulit. Yung kanyang nanay naman, napansin, sabi ng nanay niya na siguro sa susunod ay mag-iingat na yung kanyang anak tuwing gagamit siya ng toilet, ng CR. Samantala, yun daw mga authorities ay nagawa nilang maalis yung sawa dun sa toilet, ha? At pagkatapos pinakawalan. Kasi bawal sa kanila yung ano eh. Alam mo yung mga Thai, ultimong langgam, di bawal patayin dun eh.
Kaya lang, dito po sa balitang ito, naalala ko yung kwento, nangyari na rin yan eh. Doon sa dalawang magkaibigan. Diba, sa may mga talahib, pagka masukal na ganyan eh, eh, kwan eh, may mga ahas-ahas dyan eh, diba? Ay, yung isa doon sa dalawang naglalakad sila eh. Eh, napadaan sila sa masukal. Gabi pa naman, gabi. Di napaihi yung isa, sabi nung isa, ay, hihi muna ako. Pag-ihi niya ngayon, eh biglang natuka ngayon siya ng ahas. Doon sa Pototoy din, tinuka ng ahas. Napasigaw siya. Sabi, narinig nung kasama niya, sabi, ba't siya sumigaw? Nako, natuka ako niya ng ahas. Saan? Dito niya sa Pototoy. Nako, sabi ng ganun. Wala pa naman tayong masasakyan dito. Paano kitang dadalhin sa ospital? Baka may kamandag yung ahas. Eh di, mabuti nilang may cellphone ako. Teka, tawagan ko yung kaibigan kong doktor. Tinawagan niya ngayon. Sandali lang ha, tatawagan ko. Sabi niya, Dok, ano ba kailangan? Eh kasi itong kasama ko, kaibigan ko, eh kwan eh, natuka ng ahas eh. Ganun ba? Eh, kailangan madala mo ka agad yan dito sa ospital para magamot natin. Eh, kung hindi, mamamatay yan. Ha? Eh, noong paraan para, eh, wala pa kami masakyan dito. Hindi kami agad makararating dyan. Eh, para ang immediate nakuhan mo dyan, na first aid mo dyan, eh, sipsipin mo kung saan yung natuka siya ng ahas. Ah, ganun ba? O, sige ha, Dok. Dinatay na. Pagbalik niya rin sa kaibigan niya, tinanong siya nung kaibigan niya, o, pare, nakausap mo ba si Dok? Sabi ng ganun, oo, nakausap ko. Ano sabi? Sabi, mamamatay ka na raw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Wala nga naman sip-sipin niya yun. Mamatay ka na raw. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Ayan po, ha? Ang mga katropa natin, Arlene Tanyedo Barrias at Mon Barrias sa Amsterdam. Salamat sa inyong mag-asawa sa ipinadala ninyong naihanda namin tuloy kanina. Wala namang kaming balak maghanda. Ano ha? Eh, pero nairaos ang birthday dahil kay Arlene at kay Mon. Nasurpresa tayo. At sa Italy naman ang ating katropa doon, si Joel Diaz at Carolina Lugi. Yan. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. At mga katropa natin dito, Kaani, Flormata Saludes, Kaenyang Mina, sa Guam, andun po si Jung Gases, vocalist ng dating Abracadabra. Sa Guam din po si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya na pawang musician. Si Jundi Valencia, mahusay na singer, actor. Salamat sa kanta na inihandog mo sa ating may bahay. Nakalimutan ko, dapat pala yun ang pinatugtog natin, di ba? Alam, may signature tayo rito eh. Ngayon, si Susana de los Santos, ha? Rosita DC, Carol Torres Brihinyo, Carmela Torres Balcos, Kaenyang Mina, Kaani, Flormata Saludes, ha? Sa Chicago, si
Mirna Guillermo, at nasa Florida naman si Roxanne Rankin. Si Mickey Latorre ng Osaka, Japan. Binabati natin, ha? Los Unidos Juventus ng Canada. Si Bel La. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sabiang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Martin Andanar. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na